Yan, dito sa bahay, hindi kami pwede maghirap kasi ang upuan namin may mga diamonds. Yala! Day off, guys. Hello, brother. Yes. How are you? Ang dami yung kilala dito, ah. Wow! Mainit na po sa loob ng kotse. Ano na kayong temperature ngayon? 30 plus? 40? Today, I'm wearing my Croc shoes. Ayun, pinopromote natin online. And it's really very comfortable to wear. Sobrang lambot ng kapaka niya kasi. The story behind my Rudy project na sunglasses, this is actually during the time na nag-concert dito si Alden Richards. And Rudy project have given me a products, parang t-shirts and shades and bags. Tapos yung inabot ko sa kanya. So actually we have the same design. Hindi ko lang alam kung ginagamit ni Richard Alden yung kanya. Okay, so ito na guys ang Algorare Center dito sa Alviga. So, hahanap kami ngayon ng parking. Kung sa labas or sa loob. Loob, painit pa mo lang. Alright, here we go. Wow. Wow! Hello there. So, baba pa kami. Okay, so ito yung cinema. Hello po. Hi. Hello guys. Ayun, nandito ulit si Rosario. Tama, di ba? Grabe, parang last time na nakasama kita. Tuloy na host ko ngayon. Naalala ko, nakasama ko siya sa isang advertisement na Panda Express. Ayan, galing. Ayan. So mamaya guys, makakausap natin yung ilang mga fans club mismo dito ng Cat Meal. Kaya iikot tayo sa loob ng cinema. Okay, so ticket is ready. Magkakatabi lang tayo. Hello. Hello po. Number 7. Okay, so KB Baddies Dubai is here. And ito rin guys, ang Cat Dreamers Dubai. Hindi ka pwede ba bang usot? Oh, so this is what makes this special guys, kasi lahat ng mga fans club nila magpipicture sila sa harap. Yeah, ang dami. Okay guys. Okay, to be honest, nawawala ba ako? Okay, for the first time guys, ito yung first ever
na nanood ako dito sa Algarere with this Filipino movie featuring Christina Cantillo. Pero may photo group doon na mangyayari, kaya check natin. Wow! Hello! Wow! Hello! Okay, you like the movie? Yes! Okay, 1, 2, 3! Sila. Thank you. Asa na siya? Hi. Thank you. Bye-bye. Okay. Okay. And we're done. Wow. All right, so this is one of the best feature ng Algarere talaga yung area na to, 'di ba? Ang ganda. Nakakatuwa lang kasi manood na isang movie na yung mga viewers, yung mga nanonood, mga fans talaga, as in mga fans club. So alam mo yung tipong, grabe, iba yung feeling ng ganun. Nakakatuwa. But the movie is nice, guys. I highly recommend it to everyone. Ano siya, cute siya for a love story talaga. The acting is good. Alright! Okay, so now dinner time. Let's go to Ihawan Restaurant. Tren. Okay, guys, so nandito tayo ngayon ulit sa Ihawan Restaurant dito po sa Horlands. One of my favorite Filipino restaurant dito sa Dubai. So pumunta tayo dito para sa kanilang mga pearl shake, halo-halo, mais kunyelo, at saging kunyelo. Guys, nandito kami ulit, of course, with Kuya Tom Alvarado. Hi, hello. Yan, sa Ihawan Restaurant. Oh. And of course, ang kanilang, one of the reason kung bakit binabalik-balikan din ng mga kababayan talaga ang Ihawan Restaurant, aside from sa napakasarap nilang pagkain, it's because of course, yung napakabait nilang may-ari. Oh, syempre naman, napakaganda. And most of the social media personalities dito sa UAE are actually visiting Ihawan Restaurant na. Parang halos lahat na sila has been here and napatunayan nila kung gaano kasarap ang lagi kong pinagmamalaki dito ang kanilang the best barbecue chicken in Dubai talaga. Talagang dito, guys, pag order mo, saka pa lang nila iniihaw at ang wow yung bangos. So they have extended, guys, yung tables nila outside just to accommodate yung marami na ng marami na kailang mga clients. So rice pa lang, ang dami! Ate, you're not going to eat with us? Tsaka maganda pa yung weather ngayon, ano? Medyo malamig-lamig pa sa gabi. Kaya yon. Okay. Okay, what do we have here? Oh, tawag dito green. Pesang. Huh? Pesang taho. Pesang. Besar. Pagkain ng Tagalog. Green shells. Oh, ang bango. Amoy luya. Parang ang sarap higupin ng sabaw. Kain na. Yeah. At least dito ang sabaw, hindi siya katulad sa Pilipinas. Ang sabaw, di ba pag sinabi mong priso, tubig lang talaga siya na may lasa. Ay, hindi. Sabaw pala. Sinasarapan na namin. Ayun yung mga. Ay, ganito. Ito rin yun. Di po. Yun po, sotang. Okay, guys. So ito na. Titikman na natin. Ito, limang lalaki lang doon. Outnumbered ka rin. Lima lang. Napakasarap. Masarap minsan na may videographer kayo. Para level up. Ano? Hello po, ano po yan? Wow! Wow! Eto na, guys, yung nakita nyo kanina, nung in-order siya, saka pa lang niluto ang kanilang napakatabang. At saka ito naman yung barbecue mo. Of course!
makuha ka sa tingin. Okay, thank you so much sa Tatak Pinoy, sa Pinas Music Zone, at sa lahat pa ng mga food vloggers na dumalam na dito sa Ihawan Restaurant. Ako, I'm very happy guys that you are starting to discover kung gaano kasarap ang pagkain dito. Ako, I will always ask for the chicken barbecue nila every time na dumadalaw talaga ako dito. And good thing, natatimingin ko nandito ang kanilang may-ari. Na okay naman siya, ang problema na lang talaga kilay niya. Grabe, ang gabot talaga, parang hindi talaga nagbibiro. Ang sarap ng ngayaw na pano. Ang sarap. Subukan nyo. Napaka number one. Lalo na napasiklaw sa mga sa... Ang sarap ang sarap paglaruan nung meat ng chicken kasi parang siyang taba na naglalaro sa dila mo talaga. So anong may pinagkaiba ba doon sa sinulat? Sinulat na tikman niya mo. Una pa lang nagpapas tayo. Well, mas marami lang ang kinakain ko ngayon kaysa noon. Dati kasi, chicken barbecue, tapos busog na ako. Ngayon naman mas marami na. Pero what I want to share to all of you guys is, alam nyo ba na ang chicken barbecue dito nila Ate Adeline sa Ihawan Restaurant ay nagustuhan mismo ni Michael Cinco nung one time na nasa isang catering service sila ng Ihawan Restaurant, tapos nagkataon na doon si Michael Cinco. At ang dami niyang ni-request sa table. Dumalo kayo dito, huwag niyo kalimutan, pumunta kayo sa Horlands. Malapit sila sa Abubakir Metro Station. Exit number 2, tapos lakad lang kayo papunta dito sa Moss area. Pag sa likod naman ako, pag ng hypermarket, likod lakad. So guys, Ihawan Restaurant is not only just a restaurant, it's a destination. Parang Comedy Central. Wow! As in, ganun siya kadami? Maraming cheese? Kasi anong tawag? Queso? Ubed queso. Ah, kaya siya maraming queso din. Medyo madalas steamer. Magalit si Ate Chan. Okay, nandito naman yung may pinipi. And this is mine! Wow! Ate Chan? Ay, kuya! Lumabas ka pala talaga. So Ate, this is pearl shake. Yes. So ibig sabihin meron something sa loob? Yes, may something sa loob. May pearl. Ang tawag dyan, sagot sa tag-init. Kasi may sago. Kasi may sago. Wow, Filipino style talaga siya. Yes. At hindi siya matamis na masakit sa lalamunan. Uma, sarap. Ang sarap ng cookies and cream. Okay guys, so summer na, painit na ng painit dito sa Dubai. And if you got a chance guys na mag-drop by dito, try nyo po ang kanilang wow, brain freezing, heart freezing. Pero Ate, how much yung ganito nyo ngayon? 15. 15 dirhams lang? So para kang nagzago na rin, tapos may milkshake ka na rin, plus yung whipped cream pa sa taas na... Tapos may toppings pa. Kaya sarap. Ate Adeline, bakit nyo naman naisipan ngayon na maglabas kayo nung mga pearl shake nyo tsaka halo-halo? Request din kasi ng customer. Ah, so yun yung kagandahan sa business na operation na ginagawa nyo? Wow! Pag maraming customer na nagre-request, tapos kaya naman namin, kaya try gawa ng paraan. Okay, so this is one of the most in-demand requests nila for this coming summer. Kasi nga, the usual na mga pearl shake daw is masyadong matamis. Oo. So, sabi nila, ate yung huwag masyadong matamis. Oo nga, which is hindi nga sa ganun katamis. At saka ramdam mo yung flavors na binabanggit mo. Kasi pag sinabi mo talagang, tawag nito, cookies and cream, talagang may lasang cookies and cream. Hindi lang siya parang matamis toppings pa lang. Oo. Okay, pero ano po yung any new products na meron kayo ngayon? Halo-halo, di ba po? Yung halo-halo, mais konyelo at saging konyelo. All-time favorite na yun dito. Ah, dito, matagal na yun? Oo. Tapos, dinagdagan lang namin nung pearl shake, which is, ang tawag namin is sagot sa tag-init. Oo, kasi tag-init na nga talaga. Have, is it available for takeaway? Siguro kung malapit lang, yung mga customer namin na bumibili simula kahapon, which is Thursday nung nilaunch, kine-carry out, hawak na, lalakad. Kasi nga, mainit sa labas. So, habang
habang naglalakad. Oo, oh, perfect nga talaga siya. Okay, magkano po yung halo-halo nyo, ate? Ang halo-halo is 15, mais con hielo and saging con hielo is 12. Tapos yung mga pearl shakes, 15. 15 din. Hello. Tapos, sige ba yan? Akala mo magtitis siya dito. Tapos yung mga flavors ng pearl shake, ubet queso. Okay. Then chocnut. Okay. Pandan at pinipig. Tapos meron din po cookies and cream, strawberry, at saka kapeng barako. So most of the flavors talaga are talagang lasa siya ng Pilipino. Yes. Talagang Pinay na Pinay yung lasa. Mm-hmm. So this is yung personal na ginawa niyo mismo yung mga ano, mga ingredients? Dito, meron lang akong dalawang flavors na kinuha ko pa talaga from Pinas. Wow! Which is yung pandan, chocnut, saka yung ube. Ah, talaga? Wow! Tapos yung cookies and cream, dito na namin pinormulate. Yung chocnut, dito na rin namin pinormulate. At saka yung kapeng barako, dito na rin. What do you mean kapeng barako? Kapeng barako sa pearl shake? Oo. What? Bali talaga, coffee-coffee yung lasa niya. Ooh! So, yung mainit na, tapos magkakape ka. Oo. Mas lalong init. So, totoo. Isipan namin, pasok. At least lahat available sa lahat ng mga mahilig sa sweets, sa fruits, sa coffee, yun ang binibigay nyo. Okay, thank you so much po. Thank you din po. Ala, dalawa na. Uy, merong bisita dito. Talaga naman. Miss Josie! Sumusumo talaga. Si Miss Josie po ng Tatak Pinoy, cornerin natin siya. Bakit po kayo bumabalik-balik dito sa Ihawan Restaurant? I hate you, brother. Ganito ang rest back sa mga food vlogger. Ano yung favorite mo dito sa Ihawan Restaurant? Which alam ko na eh. Actually, ang dami ko paborito. Pero yung hindi kasi ako nakatulog. Buko pandan? Diba, yung pearl shake. Ano ba yun? Pandan at pinipig. Para siyang? Ang hirap kalimutan. Para siyang ice cream. Ayun. So kailangan ko siyang... Siguro makakatulog ako mamaya. Kasi malayo yung pinanggalingan ko, bumiyahe pa po. Para lang makapunta dito. At saka of course yung chicken inasal. Yes. Yung barbecue chicken. Yung barbecue chicken, sobrang sarap. At alam ko paborito rin yan ng brother Judy po. Yes, super. Kaya balik-balik dito. Pero grabe, wala na akong magandang video sa'yo. Wala ka bang concert? Wala. Okay. Alright, going to Dera City Center. Last stop dito. Alright guys, Dera City Center. Ang laki. Okay, nandun yung place. Okay. Coffee time. Ngayon, nandito yung Fiesta Pinoy. Nag-vlog din kayo. Dito, naglagay sila ng table para sa... Naka-tingin din. Lalabas ako na sa vlog mo. Opo. Yung garage. Mahal ang Filipino yan. Hello po. Thank you. Nakikita na tayo. Ang salad yun. Sarap ng mga salad nila dito. Ang lalaki ng mga prawns. Good luck sa inyo ha. Mga 7 years na sa ano, sa Dubai. At diba? Bye bye, good night. See you pa. And we're home guys. Wow. Dami nangyari sa araw na to. At free food lahat. Ayat, I think the title of this vlog should be free food the whole day. And then the movie. Free movie.